Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. Pag-uusapan po natin, mga kaaldab, itong video, mga kaaldab, nakatatapos nga lang pong ipalabas kanina o sa EAT, mga kaaldab, na kung saan talagang si Mengay ang naging topic, mga kaaldab, na kung titignan nyo naman po, mga kaaldab, inabangan din po yan ng mga ilang netizen, talagang mapupush po. Pero kapansin-pansin naman po yung kasuotan ni Mengay na parang binalot po sa suman. Tignan nyo po, mga kaaldab, ang taba. Kumbaga, may kita mo yung... Ako, mga kaaldab, hindi ko alam, mga kaaldab, kung ano nga po ba yung naisip nila, kung bakit ganyan nga po yung pinausuot kay Mengay. Di po ba? Akala nyo, binalot na suman, di po ba? Real talk, mga kaaldab. Yung tipong pagtatawanan ka, imbis na... Ito ha, sa pananaw lang po ng... May kanya-kanya po tayong opinion. Baka mabast po tayo ng mga fans ni Mengay. O yung mga main fanatics. De, totoo lang po, mga kaaldab. Kahit man po yung iba, marami nakapansin. Na kung yung... Ano nga po ba talaga yung dapat na makita kay Mengay? Yung wedding proposal o yung... Ano ba yan? Yung bridal shower o yung kasuotan? Kasi nag-agaw pansin po eh. Kumbaga nahati ang opinion ng ilang mga netizen doon sa kasuotan nga po ni Main Paul Quezon. Kasi kung titignan nyo at susuriin nyo, mga kaaldab, parang may mali. Di po ba? Parang hindi ata kaaya-aya. Di po ba? Yung tipong ganito, yung tipong ganun. Para lang po klaro. Para lang po 101% alam po ninyo. Yan naman po yung kagandahan po, mga kaaldab, dito sa channel ni Mr. Destiny. Lahat naman po updated po kayo. Ano man po yung mga nababasa ninyo, nakikita ninyo, napapakinggan, chill lang. Po ba? Yun lang naman po yung importante. Kaya sa mga nagsasabing, nako yan si Mr. Destiny, fake news yan, puro ano lang yan. Hindi po, kahit naman po siguro yung mga ilang netizen, napansin din po yan. Kahit po yung mga main fanatics, yan din po yung naging komento. Real talk to, mga kaaldab, pero bago natin ituloy at ipagpatuloy itong latest updates natin, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyoro. Ako, uulitin ko lang po, hindi lang po galing sa akin to ah. Hindi lang po galing sa mga Aldab Nation. Ito po ay galing mismo sa mga netizen. Galing po ito sa mga nakapanood, nakakita at nakakaalam po, mga kaaldab. Ako naman po mga kaaldab eh. Sabi ko nga, binibigyan ko lang po kayo ng mga update. Kung ano lang po yung mga latest, kung ano lang po yung mga trending, yan lang naman po yung binabalita ko. Hindi po ba? Kaya huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi ng iba, pinapaliwanag po ng iba. Kasi, pag pumunta po kayo sa channel ni Mr. Destiny, wala pong pinagkaiba sa trending. Walang pinagkaiba po sa Instagram, sa Facebook, sa Twitter. Lahat po ng mga sinasabi nila, pinapaliwanag ko rin. Alos iisa lang naman po yung nagiging komento po nila. Yung mga sinasabi nila. Sabi ko nga po, ako yung magiging dummy account po ninyo. Ako yung magiging, kumbaga, masasabi natin, unang masasaktan at una rin pong masisiyahan kapag may mga bali-balita. Di po ba? Sabi ko nga po, depende na lang po ito sa mga magre-react. Depende na lang po ito sa mga magko-komento. Basta sa akin po, mga kaaldab, i-remind ko lang po kayo kung ano lang yung latest, kung ano lang yung trending, doon lang po ako. Di po ba? Kaya wag po kayong basta-basta maniniwala kung sakasakaling may makita po kayong hindi maganda at hindi nga po kaaya-aya. Di po ba? Lalong-lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan ang real life couple. Kaya alam po, mga kaaldab, syempre yung iba nagsasabi na ako, ano yan eh, kumbaga hindi naman totoo yan. Yung mga binabalita ni Mr. Destiny. Okay lang naman po. Kasi alam ko naman po, mga kaaldab, na
hindi lang po ako nagbibigay ng update, hindi lang po ako ang nagbibigay ng mga balita. Although yung iba bumitiw na, hindi ko sila masisisi. Hindi po ba, hindi natin sila pwedeng sapilitin na ipagpatuloy nyo yung laban sa ALDAB. May kanya-kanya po tayong desisyon na kumbaga nire-respeto, di po ba? Kung yun po yung naging desisyon nila, wala po tayong magagawa dyan. Kumbaga, sa akin lang po, eh, nire-respeto ko yon at ginagalang. Kumbaga, desisyon po nila yon. Kumbaga, sila lang po talaga yung po pwedeng magsalita at mag-umayon, di po ba? Kaya lang, syempre, yung mga nagre-react, yung mga nagko-komento na ganito-ganyan, okay lang po. Ang importante lang naman po sa akin, magtuloy-tuloy lang po tayo. Walang bibitiw, magiging kalmado, kampante, di po ba? Kaya yung nagsasabing, wag mo nang anuhin yan, Mr. Destiny, naniniwala po ako sa inyo. Kumbaga, antay na lang po natin. Total, tayo-tayo pa rin naman po magkikita sa finals eh. Although marami pong ganitong sinasabi, ganitong mga opinion, normal lang po ito. Kumbaga, matatapos din naman po ito eh. Ngayon, maingay si Mengay dahil nga po sa bridal shower. Di po ba, sa susunod na Sabado, wala na yan. Kumbaga, isang linggo naman pong pag-uusapan ng mga Armenian eh, at mga main fanatics. Pero ang kagandahan naman po, mga ka-ALDAB, wala pong binanggit o wala po si Congressman Spotted, walang video call, walang mga message-message, di po ba? Kumbaga, talagang alam na alam po nating sarsuela lang po. Gaya po ng sinabi ko at mga nagko-komento po sa social media, kung titignan nyo po at susuriin, di po ba, si Mengay, parang hindi rin siya, hindi rin nagustuhan, parang hindi rin po maganda at kaaya-aya yung mga nakikita natin kay Mengay. Although may mga ngiti na akala po totoo, sa likod ng mga mata po ni Mengay, may mga taong nasasaktan. Alam ni Mengay na sa bawat mensahe na sasabihin niya, eh talagang alam niyo na mga ka-ALDAB, kaya nga po kita niyo hindi masyado nagsasalita si Mengay. Kumbaga yung daliri lang po niya yung pinapakita niya, di po ba? Halatang halata naman po mga ka-ALDAB na kumbaga parang wala eh, kumbaga no choice po talaga si Mengay. Talagang siguro napag-usapan na gagamitin ka namin Mengay kasi ano eh yung ratings ng EB medyo bumabagsak eh. Kailangan nating muling iangat siya. Kailangan natin na muling itaas siya. Di po ba? Ulitin ko lang po ha. Yung mga nagre-react po sa akin na kumbaga yung ratings daw po ng Itbulaga mataas. Mataas naman po eh. Kaya lang hindi siya ganun kataas dati na 8%. Bumaba po talaga siya at malaki po yung binaba niya. Kaya lang hindi po tanggap ng mga legit Dabber Cards, nababas po tayo dahil sa sinasabi natin. Wala po silang alam. Sabi ko nga po, kung updated po sila, lalo na po sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, alam po nila yung mga sinasabi ko. Kaya lang, yung iba pong legit Dabber Cards, kahit alam naman po na totoo yung sinasabi ko, hindi po yan magko-comment eh. Hindi tayo pagtatanggol yan. Hindi tayo, kumbaga, tutulungan yan. Bagkos yung mga nagaganong comment, titignan lang nila, scroll na. Pero pag may nakita silang hindi maganda, nako, sasagot yon. Yung mga totoong legit Dabber Cards ha, na ganito ganyan. Pero yung mga hindi naman po, yun lang po nagre-react sa atin. Ang ibig kong sabihin, ang pinupunto natin, yung mga hindi totoong legit Dabber Cards, sila lang po yung nagagalaiti. Pero yung mga legit Dabber Cards, alam po yung sinasabi ko, alam po nila yung pinupunto ko. Hindi po ba? Kaya wag po kayong padadala uli. Re-remind ko lang po. Tignan nyo po yung kasuotan ni Mengay. Ginawa nilang suman. Hindi po ba? Kung ano-ano yung pinambalot. Parang, well, masakit mong salita. Pero yan po yung katotohanan eh, mga ka-ALDAB. Kung titignan nyo naman po yung itsura ni Mengay. Hindi po ba? Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.